Good morning mga pre. Sa lahat ng narito, nakasubscribe sa channel. Good morning sa lahat. At bago tayo mag-start, click ang subscribe, i-share ang channel, ring the bell para ma-notify kayo ng YouTube. At ngayon mga kapatid, i-quote natin ang very interesting na verse na ginagamit ng Calvinism para i-interpret sa kanilang gusto. Yung verse na favorite verse nila, kumbaga. At dahil doon, na-quote nila ito, lagi nilang minimisinterpret. Ako nagsasalita ako in advance kasi na-check ko ang kanilang interpretation. Hindi sumasang-ayon ang Bible sa kanilang interpretation, pero pabor sa Calvinism na belief. I-quote natin ang 2 Thessalonians 2:13. And then, kukuha tayo ng mga references sa Bible directly para makita nyo kung tama ang kanilang interpretation. So, tignan natin. So, ang verse na kinu-quote nila is 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians 2:13. At ikunin ko lang ang putol na bahagi ng verse na ito para kunin natin, i-emphasize natin ang gusto nilang palabasin. Itong verse na kinukot ng Calvinism sa kanilang mga textbook, sa mga libro, and then i-represent nila ito, inihahanda na masarap na pagkain. At pag nabasa ito ng mga newly believers na wala pang karanasan sa kanilang belief, dito nila nakukonvince ang mga bagong believer ni Christ. Nakukuha nila ang, alam mong, interest ng mga tao na Christian at ang atensyon. Nakukuha nila yung desire ng tao, ng Christian, sa verse na ito dahil sa kanilang misinterpretation. Nakuha nila ang mga taong bago lang ng Christian. So itong verse na ito, i-quote natin, 2 Thessalonians 2:13. Ipatuloy natin, pasok tayo dito sa because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Yun ang kalahati ng verse. Kasi ang dugtong nun sa una, sabi, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Dito sila nakakuha ng idea na isanctify ka muna ng Holy Spirit bago ka maniwala ng katotohanan. Yun talaga ang nakaka-amaze sa kanilang kasi wala namang tama sana sila yung sinasabi nilang dapat isanctify ka muna ng Holy Spirit, regenerate ka muna ng Holy Spirit bago ka sumampalataya. Okay sana yun na naisipin nila kung nakasulat dyan, through sanctification of the Spirit before believing of the truth. Before believing of the truth, tama yun. Pero nakasulat, hindi naman ganun eh. Ang nakasulat doon, choosing you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. And ang ginamit, hindi before. Kaya wag mo nang ipilit ang gusto mong mangyari. Pero hindi yun ang point natin doon dito. Ang point natin is because God hath from the beginning chosen you to salvation. So, undeniably, mayroon talagang election to salvation. Mabasa mo. Kaya ito sa churches, mag-ingat ka sa tanong ng Calvinist, lalo pastor ka, Brad. Mag-ingat ka sa tanong nila na, pastor, may pinili bang Diyos sa kaligtasan? Kasi trick yan. Pag sinabi mong wala, basahan kanila ng 2:13, mayroon pala. God hath from the beginning choosing you to salvation. Clear yan. So, ka na? Unang punch pa lang, knock out ka na. Pag sinabi mo namang meron, sa tanong niya, palalabasin nila tama ang Calvinist. Kasi nag-agree ka sa kanila. Diba? Kaya silent ka muna, mag-aral ka muna bago ka pumasok sa pain ng Calvinism niya. O ito na verse ito, according sa Calvinist, kunin natin ang side ng Calvinist. Sa verse na ito nga, because God hath from the beginning chosen you to salvation.
So ang kanilang interpretation ganito, para pumasok ang kanilang very foreign belief na ang Diyos may pinili na sa eternity, gagamitin nilang word na from the beginning. So ang kanilang interpretation, na ayon sa kanila, ang 2 Thessalonians 2:13 ang nakasulat daw dyan na hot from the beginning. Yung from the beginning, eternity yan. Kasi Diyos daw siya, so sa eternity pa lang, pinili ka na sa kaligtasan. Tapos para ma-convince ka totally na ang kanilang sinasabi, totoo, i-quote nila yung Ephesians 1:4. Ang argument nila doon, kasi isa lang ang author niyan, si Pablo pa rin. So ibig sabihin, yun talagang iniisip ni Pablo, nang from the beginning, before the foundation of the world. Ipapasok nila ngayon na si sa eternity, before the world was, may pinili na ang Diyos sa kaligtasan. Pangpatunay, basahin mong Ephesians 1:4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. So dyan ang dalawang verse na yan, ipartner nila para makonvince nila ang tao, ang mga new Baptist believer, na tama ang kanilang paniniwala. Ganyan lang yan. Tatalon sila sa kabilang bakod para makuha nila ang empati ng tao. Ang pagka-innocence ng tao, parang bitag. Dala ka agad. Kasi dalawang verse na yan na ginagamit ng Calvin, si Thessalonians 2:13 at ang Ephesians 1:4, very powerful yan to convince the innocent believers ni Christ. Ano yan? Without realizing na nakasulat dyan, ang word na from the beginning, i-convince ka nila na eternity yan, ayon sa Ephesians 1:4, since si Apostle Paul pa rin ang author niya. Nakikita niyo na ang kanilang yung Bible, kung paano nila pinagpartner ang dalawang verse para lang makonvince ka sa kanilang interpretation. Anyway, iwan natin sila kasi check natin ito kung tama ang kanilang isipin. Yung word dyan na actually na from the beginning, kasi dyan ang simula ang conflict. Dyan ang simula ang isipin ng Calvinism, na may pinili ang Diyos sa eternity. Kasi sabi dyan, because God had from the beginning chosen you to salvation. So makonclude ka nga sa eternity nga may pinili ang Diyos sa kaligtasan. Ikot nilang 1:4 ng episo. So pag-usapan natin kapatid ang word na from the beginning. Ano ba ito? Eternity ba talaga ito? O baka sa time ito nangyari? Baka na-execute yan sa time? O kung sa eternity, di tama sila, di ba? After all, ang from the beginning sa verse na yan, kasi ganito, tulad ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So wala question, ang in the beginning, very accurate yan na eternity talaga yan. Kasi ginamit yan, in the beginning, God created the heaven and the earth. So walang problema, kasi nga, ang in the beginning, absolute na yan, na eternity ang tinutukoy niyan. Pero ito eh, bay, hindi in the beginning. Ang nakasulat yan, because God in the beginning, hindi naman ganun eh. Hindi in the beginning ang ginamit. Ang ginamit dyan, God had from the beginning. So tignan natin ang mga cross-reference natin sa Bible. Kasi iba kasi ang Bible, pag nagpaliwanag, pag na-quote mo siya, at pinaliwanag yung from the beginning, hindi klaro, di ba? Walang halong daya, walang pilitan. Nasa inyo yan kung maniwala ka kung ito bang from the beginning sa eternity o orang from the beginning sa time. I-quote natin ang number one nga quotation natin is John 15:27. John 15:27, ito nakasulat. And ye also bear witness because ye have been with me from the beginning. So ang verse niyan sinabi ni John, witness kayo because magkakasama tayo, kasama ko kayo from the beginning. Ang tanong dyan ganito, yung from the beginning ba sa book of John na yan, eternity yan? Siyempre ang sagot dyan, hindi. Kasi si John wala naman sa eternity, nakasama niya ang mga followers niya. Diba?
kahibangan na lang siguro, kasiraan ng ulo na mag-argue ka pa. Hindi sa eternity yan, ang from the beginning. Eternity yan kasi nagkasama sila doon ni John sa panahon ni Apostle po ni Christ. Magkakasama sila sa eternity. Hindi naman ganun. Diba? So pag ipilit mo ng from the beginning sa 1 John 15:27, eternity, kahibangan yan. Pangalawa, 2 John verse 5. Sinabi dito, I wrote a new commandment unto thee that which we had from the beginning, that we love one another. See? Nag-wrote, sumulat ako ng bagong utos sa inyo na kasakasama ko from the beginning. Ang tanong dyan, ang from the beginning ba, interpretation nun, eternity? Of course, hindi. Diba? Kasi wala namang sinulatan si John na sumulat siya from eternity sa mga tao yun. Diba? Kasi yung mga tao na ito, nabubuhay yun in time. Sa panahon na kung saan si Christ tapos na siyang mamatay. Magkakasama sila. So kung i-refer mo yan sa eternity, mali. Ang from the beginning na nakasulat sa 2 John verse 5, sa ministry na ni Christ yan, sa early ministry niya, na after na siya'y na-resurrect. O, diba? So dyan pala ang dalawang verse na makukonvince tayo na ang from the beginning, hindi pala eternity. Time pala yun, in time, sa tamang oras, sa tamang panahon. Pangatlo, Mark 10 verse 6. But from the beginning of the creation, God made them male and female. So nakikita nyo ba, Mark 10? From the beginning of creation daw, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. So yung from the beginning, yung in time yan, hindi yan eternity. Kasi nga, nang lalangin ng Diyos ang babae at lalaki, may mundo na. Diba? May mga hayop na, tapos isang lumikha na magagandang bagay. So in time yan, hindi yan eternity. Sa Mark 10:7, ang from the beginning na nakasulat dyan, hindi yan eternity, in time yan. Kasi gusto kong ibigay sa inyo ang isipin na ang from the beginning never na-apply sa eternity. Ito pa, John 8 verse 25. Ito yung last, di ba? Last. At least meron tayong cross-reference na kinuha na walang halong daya kung anong pakaliwanag mo sa from the beginning. So ang sinasabi dito sa John 8:25, putuloy natin, even the same that I said unto you from the beginning. See? Si Christ mismo ang nagsabi sa mga Hudyo sa panahon niya, tulad ng sinasabi ko sa inyo, from the beginning. So anong point ni Christ? May sinasabi ako sa inyo noon, hanggang ngayon sinasabi ko sa inyo, from the beginning, na sana paniwalaan nyo. Yung from the beginning yan, sinasabi ni Christ, nag-start yon sa in time na nag-start na siya mag-ministry, may sinasabi na si Christ sa kanila, hindi yon eternity, kasi wala sila sa eternity, nasa Israel sila noon. Nakikipag-diskusyon, nakikipag-debate kay Lord, kinukontra ni Lord, si Lord nagme-message, wala sila sa eternity. Nasa time sila na kung saan nabubuhay sa mundo sa Israel noon. So from the beginning, kahibangan na lang siguro na i-insist mo pa na eternity yan ang kahulugan ng from the beginning. Kasi ganito, ang in the beginning at from the beginning, iba yan. Ang in the beginning, eternity yan. Ang from the beginning, in time. So, balikan natin ang 2 Thessalonians 2:13 na sinasabi dyan, because God hath from the beginning chosen you to salvation. So, ang ginamit dyan ni Pablo, from the beginning, na according sa mga cross-reference, in time yan. So, ang tanong ganito, may pinili ba ang Diyos sa kaligtasan? Yes, in time lang nga lang. Sa tamang oras, sa tamang panahon, hindi sa eternity. Kung sinabi dyan, God from... Because God had from in the beginning chosen you to salvation. Pag ginamit siguro ni Pablo ang in the beginning, eternity na yun.
na pampinili na talaga si Lord sa eternity, kasi nga ang ginamit niya diyan, God in the beginning choosing you to salvation. Oh, di ba problema? Kasi clear naman may pinili naman talagang Diyos sa kaligtasan. Kaya lang may throw. Alam mo yung throw? Sanctification of the spirit and belief of the truth. May mararanasan kang pagminsahe diyan, may mararanasan kang work ng Holy Spirit, ang pagiging banal, may sanctification, may regeneration kang mararanasan bago ka mag-conclude na pinili ka sa kaligtasan. And then ang pagpili ng Diyos sa kaligtasan in time kay Kristo ka. Kaya nga sabi ng Ephesians 1:4, we are chosen in Him. Kay Christ yan. Si, hindi yung kani-kanino pa, kaya nga in Him eh. We are chosen in Christ. We are chosen in Him. Therefore, no one is chosen out of Christ. So, ang election to salvation, sa time yan, kung kay Kristo ka na, wala sa eternity. See? Hindi mo naman masisisi si Lord kasi may nagpuposisya ng knowledge far advance. Kasi may mga panahon talaga na kung minsan hindi mo maintindihan ng Bible, kasi nga si Lord nagsasalita ng mga bagay kung minsan na tapos na. Kasi walang past sa kanya eh. Walang future sa Lord, sa God as sovereign, eternal present lahat. Kaya hindi mo siya masisisi kung minsan na nagsasalita siya ng mga bagay-bagay na tapos na. Yun pala sa actuality ng tao. Wala pa, hindi pa nangyayari. Wala pa nga nangyayari. Pero sa kanya, tapos na yun. Yan ang Diyos natin. At ang pinakamaganda ron, ayusin mo ang belief mo na ang sikantisalon yan, huwag mong i-represent ang eternity. Nang from the beginning, sabihin mo eternity yan. Tapos itong Ephesians 1:4, 1:4 para masatisfied ang iyong hilig sa ano, sa kagustuhan mo. Samantalang ang Bible, sobrang laki ng pasalamat natin, kasi ang Bible very clear na from the beginning pala, hindi pala eternity, in time. So maraming salamat sa kapatid natin, lahat-lahat sa inyo. To God be the glory alone. God bless.